Ito ang programang Miss V, May Puso. Pag-uusapan natin ang iba't ibang kwento ng mga simple at extraordinaryong tao sa mundo ng lifestyle, entertainment, fashion, film, food and travel. Ibabahagi nila ang kanilang inspiring stories na kapupulutan natin ng aral. Ako si Veronica Veron, palagi niyong abangan sa programang Miss V, May Puso! Hello everyone! My name is Miss Veronica Veron, or just call me Miss V, My Puso! Andito po tayo ngayon sa Cinema 76. At ngayon po, meron tayong i-interviewin at guest natin na napakagwapo, na as in legend na siya kung tawagin, pero napakabait. Pero batang-bata po siya, even sabihin natin legend, pero batang-bata, napakabait at sweet. Nako, makakatambal ko to soon. Walang iba si Mr. Lance Raymundo. Hello, Miss V. Thank you for having me in your show. Yes, kamusta ka naman, Lance? I've been good. Working a lot nowadays. Maraming project, thank God. Yes. And really happy to be here. Yeah, ako din. Masayang-masaya ako. I'm so happy dahil bukod sa masaya, mga happy pa, di ba? Yeah. No, what I mean is talagang I'm so, ano kasi, flattered din na ikaw yung na-interview ko ngayon, na alam kong busy ka. So, bago natin umpisan yung maraming katanong, pakilala muna si Lance Raymundo sa mga tao. Well, of course, nagsimula ako bilang model, actually, and then I became a singer. But now, I spend most of my time in front of the camera as an actor. So, lahat naman ng mga ginagawa ko sa harap ng camera, ini-enjoy ko. So, I'm just enjoying life and enjoying things as they come. You know? Yeah. So, Lance, unang tanong ko lang muna sa'yo, paano ba maging batang-batang at fresh na fresh at guwapong katulad mo? Anong sikreto mo? Everything stems from within. Yun ang number one. Kung masaya kang tao, if you're at peace with yourself and people around you, and of course, if you live every day with gratitude towards the Lord, kasi lahat naman ng mga blessings natin galing sa taas, di ba? I think that's what keeps us young. You know? Kasi yung stress, yung galit, yun yung medyo nakakatanda. Tama. Nakapagtanda. But also, I'm well taken care of. I go to the gym. So, malamang salamat sa Awaken Gym, Coach Culver, for training me. Wow. And meron din tayong mga iniinom, like My Daily Collagen, and of course, Contura Medica is always need a good treatment. So, it's a combination of many things. Yeah. Pero yung pinaka-importante, dapat mabait tayo, dapat generous, selfless, and positive. Oh, okay. I see. So, ibig sabihin, isa ba sa mga hobby mo yung pag-gym? So, aside from that, meron pa ba? Actually, working out is part of my job. It's part of our responsibility bilang mga on-cam personalities. Mm-hmm. Nagkataon lang that luckily, I enjoy it also. Oh. So, at least, trabaho na nga, ina-enjoy pa natin. Oh, di ba? Ang sarap nun, ha? Yeah. Kumikita ka na, gumaganda pa yung health mo, gumaganda pa yung katawan mo, yeah, tama? Yeah, tsaka it helps na yung mga kasama mo dun, kaibigan mo rin. Eh, yung coach ko, si Culver, he's like a brother to me. Mm. At yung mga kasama ko sa industry, kasama ko sa gym palagi, sila Jackie Lou, Isa Calzado, yes. Darren Espanto, lahat. So, it's a fun environment for everyone. So, Lance, aside from ginagawa mong pag-gym, and mga pagbo-model mo, ano pa ba ang mga ibang pinagkakaabalahan mo? Well, aside from yung buhay ko sa on-cam, yes. I'm also actually a businessman. So, oh. My dad passed away last 2018. So, I'm taking over the family business. Mm. So, nung nag-pass away si daddy 2018, so pag-usapan natin si daddy. Yeah. So, kamusta naman siya nung kabataan mo with your dad? We had a very wonderful relationship. I think what I am now, I have my parents to thank for. Kasi I grew up in a very balanced and God-fearing household. So, I actually grew up around love.
Kaya marami din akong love na nabibigay sa tao because I'm full of it. Kaya pala napakabait mo, Lance, even sa akin, even sa lahat ng mga kasama natin doon sa ating Taralesco dito sa Starca. It's a family talaga. So yun pala. So nung time na ano, okay lang, pag-usapan natin, nung biglaan bang namatay si Dad or nagkasakit? Hindi siya biglaan, nakakagulat lang because my dad, kumbaga tingin namin ni Rani sa kanya parang superhuman eh. Kasi imagine, he handles so many businesses. Aside from business, he's the founder of Philippine Eagles na nationwide and worldwide kilala na ngayon. So he has many things under his belt, but he has all the time for the family. At sa gym, mas mabigat pa yung mga nabubuhat sa akin ni Dad. But then, just parang ganun lang. Ano bang nangyari? Nagkaroon siya ng liver cirrhosis. Yung dad ko, hindi siya manginginom. He doesn't smoke. But sometimes, it doesn't follow pala na wala kang bisyo. Yung sakit ng tao may bisyo, yun din pala yung papatay sa'yo. So baka congenital siya. So overnight eh, kahapon para siyang Superman, bigla na lang isang umaga, hindi na siya makagalaw. So 2 years naman bago siya tuluyang namatay. So it gave us enough time to absorb what's happening, to process the impending death of my dad. So, thankful din ako kay God na binigyan din kami naman ng enough time na ma-prepare yung sarili namin. So, during time na yun na nakikita niyo si Dad na parang biglang nawala, anong naramdaman ni mother, ng mom mo nun? Oh, yeah. Of course, it's very heartbreaking for all of us. Pero dun pumapasok yung love eh. Kasi yung daddy ko at yung mommy ko, ever since natuto ako magsalita, hanggang sa huling hininga ng daddy ko, never kong nagkaligta ang sabihin ang I love you kay dad every day of my life. Kahit na nasa shooting ako, di ako makakuwi, nagte-text, dad, I love you, good night. Mommy ko, kakatext ko lang kanina ng I love you mom, nasa taping pa ako. So, you're so sweet. When my dad died, wala akong regret na wala akong nasabi sa kanya, wala akong binigay na heartbreak sa kanya na hindi na resolve kasi it's just all positivity. So, natanggap namin, it's never easy to lose someone. Pero maluwag sa puso ko. Kasi alam kong umalis siya, na alam niyang minamahal namin siya, we appreciate him. And he knows then that we're responsible enough to carry on with all the responsibilities na iiwanan niya sa amin. So, kunyari, andyan safe, Dad, anong message mo sa kanya at kausapin mo siya? Meron ka pa bang ibang hindi nasabi? Hi, Dad! I talk to him every day pa din. To me, he's like a guardian angel. So, pag may problema, ganun. Parang, hindi naman yung parang sa pelikula na nandiyan siya. No? Pero, when I meditate, I pray to God. And, you know, I also talk to departed loved ones. And voice out, kasi when you voice out, even to yung mga wala na dyan, it makes you feel better, di ba? Okay. So, Lance, pang ilan ka ba sa family mo? Ilan ba kayo magkakapatid? Well, sa family namin, it's me and Rani. Yeah, Rani is the, di ba, the eldest. Actor also. And I have 2 half-brothers, very close din sa amin. My mom is very wonderful. We found out about it in the middle of our lives. But my mom chose family, so syempre, you know, even if it's difficult to accept at first, when there's forgiveness, when there's acceptance, buwabalik yung pagkabuo ng pamilya. So now I have 3 brothers, at lahat sila ay nasa industriya din. So it's Rani Raymundo, pinakakuya namin, and si DJ Buda at si Young Bawal. Very popular sila naman sa DJ. Yes. So talaga nasa blood mo na pala ang pagiging artista, pag-art and pang-sing. And you're a singer, right? Diba? Yeah. Remember, nga po pala, meron kaming concert last time sa Music Museum and si Lance po isa sa napakagaling na singer dito. Pwede muna, mamaya okay lang magpakita tayo or mag-sample up tayo later. Lang. Okay. So ngayon, yung mom mo naman, halimbawa, andyan siya ngayon, di ba? Andyan pa naman si mami. Kausap niya siya kunyan, ayan sa harapan. Masasabi mo kay mami? Love you, mom. Nakakatawa, no? Ang ganda-ganda ng pagpapalaki sa'yo ng family. Punong-puno ka ng love. Yeah. Tapos yung I love you. See, sa lahat po na nanonood ngayon, nakita niyo po yung isang sekreto din na nakikita ko kay Nas. Yung I love you, yung love everyday. Kasi hindi rin natin alam na bigla na lang nawawala ang mahal natin sa buhay. Let's not waste
a day na may mga mare-regret tayo bukas kung sakaling wala na tayo or wala na yung mga ibang tao. Yeah. So, we always have to be vocal. Yeah. And, you know, communication is very important, di ba? Yes, yes. Okay. Kaka, alam mo ba, palaging hanggang ngayon, baby pa rin ako. When I'm first outside, artista ako, sexy-sexy minsan. Pero pagdating sa bahay ako, I'm just my mom's baby. Aww, nakakatuwa naman. She's your bunso. Yeah, pero remember, lahat tayo nagsimula bilang baby, di ba? Yes, tama. So, yung mga ibang mga binata, kinakahiya na, yung kinahalikan ng magulang, gano'n. Ako, even no high school ako, binibisita ako ng dad ko sa Lasal. I kiss him because I'm his son, di ba? Diba? Ang sweet niyo. Ang sweet-sweet mo pala talaga, Lance, no? So, sa bukod sa pagiging sweet mo, meron nangyaring trahedya sa iyo noong 2014, yes, right? Yes. So, okay lang bang ikwento natin of kung course, ano 'yon sa mga hindi pa po nakakapanood nito? Ano bang nangyari sa iyo noong 2014? Well, I was preparing for a character. At kasama sa pagprepara doon is also physical preparation. I was portraying Jesus Christ for a play. So, habang nag-workout ako to get the right body, nahulugan ako ng 105-pound barbell sa mukha. Freak 105 accident. Yeah, freak pounds. Accident siya. Yung trainer na medyo na off-balance siya. So yung mga nakasabit na barbell sa taas, hindi yung hawak ko, yun yung nahulog sa akin. Oh my! Hindi niya napansin yun. Napapansin, pero kung mahulog ka, syempre. So anong nadaganan ka ng ilang pounds? 105? So ano nangyari? Sa face ba to? Yeah. Anong nangyari doon? Literal na sumuot sa mukha ko yung bakal kasi sobrang bigat tapos si impact kasi nabasag talaga yung skull ko eh. Yeah. Oh my gosh. So ano nangyari? Kung nabasag skull mo, so yung brain mo is Everything was in critical condition talaga. Yeah. In fact, I was given 2 days to live. It was really a struggle pero like we say, you know, kung hindi natin panahon, hindi natin panahon, di ba? Anong naramdaman mo nung time na yun? Gaano ka katagal sa hospital? I was in the hospital for only 13 days. So yun mismo milagro days. Yun. Kasi wow! Miracle. You're expecting me to be there for months. Yes, right? Yes, yes. Pero yung takeaway ko dito, marami akong natutunan talaga sa pinagdaanan ko ito. Una-una is what really matters sa isang tao. Kasi at that time, hindi ako binigyan ng assurance ng doktor kung makakalakad pa ako, kung makakita pa yung kaliwang mata ko, or kung babalik yung mukha ko. Yeah. So I was faced with the prospect na buong buhay ko, disfigured, disabled, half-blind. Yeah. Pero kinusap ko sarili ko sa salamin, sabi ko, di naman nabawasan yung pagkatao mo eh. Parang deep within, buong-buo yung soul mo. So, no one can tell me na nabawasan ang value ko in society just because nabawasan ako ng itsura or some capabilities. Kasi kahit na nakaupo ka lang eh, kung gamitin mo to at saka ito, you can make a difference in the world, diba? So anong ginawa mo no, nung time na, diba, 13 days ka sa hospital, inuwi ka na, syempre, hindi ka ba nakaramdam ng depression? Hindi ka ba nagalit kay God? Kung anong nangyari sa'yo? Paano mo na cope up yan? Kasi para sa mga nanonood natin ngayon, para yung mga ibang may pinagdadaanan ngayon na na-accident or something, pakishare nga. It has a lot to do with acceptance. Kasi nung nangyari sa akin yun, kahit anong mura ko, kung anong galit ko, mababalik ba? Diba? Yeah. So yung processing ko, sabi ko, we have to take it from here na. Kasi kung pili kong ibalik at hindi naman mababalik, that will be disappointment. Pero kung we start from here, kung saan na lang tayo ngayon, we could make something great out of anything. So sabi ko, sa sarili ko, sa isang tao nakaupo sa wheelchair at basag ang mukha, what can I do to make my life great regardless? Diba? So yun yung pinagtuunan ko ng pansin. Hindi ka nagalit kay Lord nun? No, nagulat ako. But I think that has a lot to do with my relationship with God. Kasi we don't question it. Diba? I mean, we don't question bakit tayo mananalo sa loto. Yeah. O diba, kunwari nanalo tayo, kine-question ba natin? Oh, ba't ako nanalo, God? Yes. Pero kung nalugi tayo, kine-question natin, diba? Yes, yes. So, we shouldn't... What's given to us is what the heavens believe we deserve.
or what the heavens believe that we're capable of dealing with. So hindi niya ibibigay sa akin yun kung hindi siya naniniwala na kaya ko at kaya kong mag-inspire ng tao. So I looked at the brighter side and how my unfortunate incident could be a beacon of hope para sa mga tao na nakatingin sa akin. Oh, kasi tignan mo lang sa yung nangyari sa iyo, napakaganda, 'di ba? Parang I mean yung what I mean is hindi maganda yung nangyari. Yeah. Ibig sabihin yung ngayon yung puso mo punong-puno ng love, yung faith mo kay God hindi nawala. Pero nakikita mo yung face mo ay napaka-positive. Yeah. Parang walang bakas ng darkness or anything. No? Tignan mo, ang gwapo-gwapo mo. Ni walang bakas na talaga na accidental yeah, ka, ha? Masasabi ko sa sarili ko, kaya ako, I never judge yung sinasabi nilang, ito, pangit to. Yeah. Ito, naging pangit ako. Naranasan ko maging mas pangit pa sa pangit. Kasi if you show my face that's deformed, yung ibang tao nga, pangulang yung ilong, nilalayat nila. Oo. Eh ako nga, pasok yung mukha ako eh. Oo. And I could have lived the rest of my life like that. So I know what it is to be considered ugly by society. Kasi napagdaanan ko din yun. Yeah. So now, I have a face that people appreciate aesthetically. Oo, sobrang guwapo mo at batang-bate. But, I mean, no, di ba? Hindi ko ito ginagawang mitsya para lumaki ang ulo ko. Kasi alam ko rin kung paano mabuhay na isang tinatawag na pangit na tao. Di ba? Napaka-good heart mo, no, Lance? Parang yung bira, I mean, marami dyan ngayon sa showbiz, sa industry natin na pwede yung gwapo lang, minsan nagkakaroon na ng error. At least dito makikita ng lahat dito. And hindi lang po sa industry natin, even sa mga normal people din na medyo gumwapo lang. At least alam nilang hindi dapat tayo mayabang. No, anything could disappear in a flash. Uh-oh. Alam mo ba, to share lang, no? Uh-oh. A few days before my accident, naging motivational speaker ako sa isang cancer institution. Maraming mga tao dito, 13 years old pa lang, may tanning na yung buhay. Yung iba naman, mga 50 years old, yeah, they're given 1 month to live. Kinausap ko sila, sabi ko, every day na nagising ka sa umaga, regalo yun galing sa langit. So we have to make the most out of it. Yeah. We have to live that day with love, with gratitude. Sabi ko, eh ako nga, mas malakas ako sa inyo. Buo ako, wala akong sakit. Mali mo, mauna pa ako sa inyo. Alright. Kamuntik yung mangyari, di ba? And imagine, nalaman ko na itong mga cancer patients, may nagpadala ng message sa akin sa hospital, sila na may karamdaman at may tanang ang buhay. Ang na-joint prayer para sa akin. Imagine, I was praying for them, but yun pala, they'll return the favor to give me a prayer that's so powerful. Kasi yes, sa puso. Yes. And I believe in the power of prayers. Yes, true. That's why collective prayers, love, naramdaman ko yun kahit na sa ospital. Yeah, totoo yun, Lance, na kapag ka minsan sasabihin natin, di ba, yung mas maganda rin, may nagpe-pray for you. Yeah. Mas maganda yun, yung marami sila. Mas, I mean, mas powerful nga, tama ka doon. So ngayon, so naka-second life mo na, mag-anniversary ka na, di ba? Yes. Kailan to? It's my 9th year anniversary. Wow, 9th year. So, ayun, 9 years old lang ako. Pero, parang akong big boy na, no? 9 lang ako. So, 9 years old, 9th year anniversary mo. Malaking bulas lang, pero 9 years old lang ako, mga kaibigan. Correct. So, ano mga ginagawa mo ngayon na, ano pang more projects na binigay sa'yo sa 9 years mo? It's an interesting life as an actor kasi if they show my old pictures, iba rin yung mukha ko dati. Yeah. So yung mga, yung years ko before the accident, may mga naka-peg ng mga rules sa akin na hindi na siya babagay sa bago kong ano. So, na-experience ko din lahat ng angles ng showbiz. Ah, so lahat. Tapos parang lahat ng ano, kaya mo nang gawin, di ba? Yeah. Pero ang nakita kita, nakasama kita nung nag-rehearsal tayo. During rehearsal, parang very professional ka na. Lalo no, nung concert natin, sa kawa, ang galing ni Lance. Yeah. As in, isa na rin ako sa naging fan mo, Lance, actually, nung panahon na yun. So, anong masashare mo sa kanila ngayon? Sa mga pinagdaanan mo? Anong pwede mong ipayo sa kanila ngayon sa lahat ng mga nanonood? With regards to life or with regards without to yung mga life, ambition about career? About everything. What about life talaga? Importante talaga magbabayad tayo. I mean, we can be human, we get angry, we get disappointed, we cause heartbreak. Pero bottom line is, we should do our best to make the good side. Yun pa rin dapat magiging ibabaw sa atin. Diba?
Yes. Lahat naman tayo may good side and bad side. But yes, if you make an extra effort na mas mangibabaw yung kabutihan natin, I think the world's gonna be a better place, di ba? And always yearn for your dreams. Walang imposible. Nowadays, it's not about how you look. It's not about your size. Yes. Kung may talent ka yung mga tao ngayon in this 2023 era onwards, yes, we embrace talent more than looks. Yeah, saka kailangan din, no, siguro pwede idagdag natin yun, yung maging mababa ang loob nila. Yes, of na course. Hindi, di ba, meron kasi dito na, like ikaw, ang dami mo nang narating sa buong buhay mo, no? Pero still, yung paa mo is nasa ground. Of course. Diba? Well, lahat naman ito hiram lang natin, di ba? Pahiram lang sa atin, hiram ng langit eh. When we're gone, it's gone, di ba? So, bago tayo magtapos, meron ka bang regret sa buhay mo? Wala. Wala. Ayan, Lance, maraming salamat sa pag-guest mo sa amin. Sobrang ang dami kong natutunan, no? At na-inspired sa'yo yung mga nanonood. Thank you din. So, meron ka bang pasasalamatan? Kung saan ka pwedeng kontakin or i-follow nila? Of course, I want to thank my Star Ace family for all the help and for believing in me. So, Direct Art and everybody. I can't name you all kasi matapos yung time, but thank you so much. I love you all. Thank you also, of course, to Awaken Gym. Thank you to Pantura Medica. Thank you to Chancellor 9000 and My Daily Collagen. Ayan. And Obra ni Juan. Ayan. Thank you so much, Lance. So, ayan po, sa lahat po ng nanood ngayon, alam kong marami tayong natutunan, na-inspired, and especially sa mga buhay, even na na-aksidente ka na or mabigat na pinagdadaan, still, katulad ni Lance, hindi siya nawalan ng faith kay Lord, na laging dun lang. Tapos yung pagmamahal sa family, na always na natutunan ko ngayon sa kanya na everyday sasabihin natin sa mga magulang natin, even sa buong family, even sa anak nyo, sa mga kapatid, say, I love you. And nakita ko rin yung dapat wala tayong laging regret sa puso. True. And yes, and mga yung kailangan yung galit natin, tanggalin na natin yung mga galit natin. At lagi po yung mga paa natin, kung ano man pong narating natin, kung narating natin sa taas, palagi lang po tayong mga paa natin nasa ground. Kasi yun po ang gustong-gusto ni Lord sa atin, di ba, Lance? So maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please, nagpapasalamat po ako kay Direct Jag, sa Mabuhay PA, sa Star Ace Academy, kay Direct Heart, Direct N. Heart Alili Jr. Ayan, and of course, sa Light TV po. And sa lahat po na nanonood, maraming salamat po. Again, this is Veronica Veron, sa Miss V, my puso!